Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Kumusta naman ang Amerika, Alex? Ganun pa rin. Amerika pa rin. Tagal ka rin hindi nagbalik bayan na. Mga 10 taon ka pa lang yata nung hindi kayo magbalik bayan kasama ang mama mo. Hindi. Mga 5 taon lang. Kasi kasama pa ako ni mama nang huli siyang magbalik bayan dito. Siya nga pala. Hanggang kailan ka dito sa atin? Mga 2 o 3 linggo lang siguro ako dito. Ano? Ang dali naman ng bakasyon mo. Hindi ba't noon inabot kayo ng 2 buwan? Si mama yun kasi may trabaho pa siya doon. Teka, alam ko na kung bakit nagmamadali kang bumalik ng Amerika. Ano naman sa palagay mo, ate? Pinagmamadali ka ng girlfriend mo, ano? Ha? Uy, wala pa akong girlfriend. Ano? Wala ka bang girlfriend? Oo, wala pa. Yung totoo? Oo, totoo talaga. Wala pa akong girlfriend. Kung wala pa, bakit ka nagmamadaling bumalik ng Amerika kung ganun? Kasi nga, pinagmamadali ako ng mga kabarkada ko doon sa States. Ano? Barkada mo lang ang dahilan kung bakit ka nagmamadaling bumalik ng Amerika? Hindi, girlfriend? Hindi. Talaga. Maraming babae doon. Kahit hindi ako magkaka-girlfriend, hindi problema. Mabuti kung ganun. Magpakasawa ka muna sa pagkabinata. Dahil pag may asawa ka na, hindi ka na maghahanap pa ng iba. Teka, ano bang trabaho mo ngayon? Wala pa akong trabaho. Ha? Wala ka pang trabaho? Wala pa. Sa kaneng pagtatrabaho, total. Pareho naman may trabaho sina papa at mama. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Ano? Wala pa rin trabaho si Alex hanggang ngayon. Abay, 25 anyos na siya. Yun nga ang sabi sa akin Wala pa raw siyang trabaho. Wala pa siyang trabaho dahil wala siyang mahanap na trabaho o hindi naghahanap ng trabaho. Siguro hindi nagtatrabaho yun. Kaya wala siyang mahanap. Imposible namang mawala ng trabaho ang Amerika, no? Ano ba naman yung si Alex? 25 anyos na masa pa rin sa mamagulang niya. Hindi pa raw siya nagsasawa sa pagkabinata. Marami siyang barkada. Siguro, nauna pa ang barkada kaysa paghahanap ng trabaho. Ito namang mga magulang niya kinukonsente. Pero, totoo ba ang sabi ninyo? Pagtungtong pa ng 18 ng mga kabataan doon ay nagsosolo na? Oo. Kaya nga asinsado ang bansang Amerika dahil hindi uso doon ang ugaling tamad. Pagtuntong pa lang ng anak sa edad na 18, ay inuobliga na ng mga magulang ang anak na tumayo sa sariling mga paa nito. Hindi katulad dito sa Pilipinas na kahit may mga anak na ay nakasandal pa rin sa magulang. Flight mo na pala bukas, pare, noong hapon. Kaya pala, nagpa-dispedida ka. Oo. Sige mga pare, kumain pa kayo. Marami akong kinalutong pagkain. Hindi ka na ba talaga mapipigilan sa pag-abalik mo ng Amerika? Tatatlong linggo pa lang dito sa Pilipinas, ha? Hinihintay na kasi ako ng mga barkada ko dun. Barkada o babae ang nag-iintay sa'yo sa Amerika? Barkada, pare. Pare, inom ka ba? Marami tayong pulutan dyan, kaya hindi tayo malalasing. Inom lang ng inom, mga pare. Dinamihin ko talagang dinala kong mga alak para sa mga ganitong okasyon. Inom lang, mga pare ko. Ikaw, pare.
Ha? Merong karabang nobya? Katulad mo, wala rin. Pareho pala tayong wala pang nobya. Pero ako, may napupusuan ako, kaya lang, ayaw ko paling ligawan, pare. Bakit naman? Wala pa kasi akong trabaho eh, kaya nahihiya akong manligaw. Alam mo na, wala pa akong pagbabalaking trabaho. Baka pare, pwede mo akong matulungan yan. Tulungan? Ano? Na, makapagalap ng trabaho doon sa Amerika. Ako pare, maraming trabaho doon. Kung Amerika ang tinatarget mong puntahan para maghanap ng trabaho, eh, kinakailang marami kang pera para makapunta ka doon. Ganun ba? Eh, baka pwede mo akong tulungan para makapunta naman ako ng Amerika. Eh, pare, gusto nyo bang tulungan ka eh. Hindi ko rin magawa dahil ang perang nahahawakan ko ay ang gagaling lamang sa mga magulang ko. Kung $100 lang siguro, pwede kitang mapahiram. Hindi lamang isang $100 ang kailangan mo eh para makapunta ka ng Amerika. Ganun ba? Oo. Kaya pasensya ka na. Kung mababa lang sa $1,000 ang hihiramin mo, pwede pa siguro kitang matulungan. Gagawa ko ng paraan para matulungan kita. Pero ang gagastusin mo papuntang Amerika, ay hindi ko kayang gawa ng paraan, pare. Ano namang oras pala ngayong dating ng anak mo dito sa Amerika? Ay, ewan kong gaaba. Ruga eh. Sana naman eh. Napangaralan siya ng mga kapatid mo doon sa Pilipinas. Napangaralan na ano? Na magganap ng trabaho. Ano pa? At bakit kailangan pangaralan ng mga kapatid ko si Alex para maghanap ng trabaho? Eh, ayaw mong obligahing maghanap ng trabaho yung anak mo. Ay, nako. Sa palagay ko, ay nakikialam sa buhay ng may buhay ang mga kapatid ko doon. Ay, nako, hindi. Eh, pangaralan lamang ng mga kapatid mo yung anak mo eh, dahil ayaw mong pangaralan mismo. Hindi ugali ng pamilya ko ang pagkialaman ang buhay ng iba, no? Eh, paano? Ganito na lamang ba na ganito ang buhay ng anak mo? Walang direksyon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tatanungin mo pa eh, kitang-kita mo naman ang ginagawa ng anak mo. Barkada dito, barkada rin ang ginagawa. Ay, hayaan na natin siya sa gusto niya. Total, bata pa naman siya eh. Bata pa ba yung 25 anyos na siya, pero umaasa pa rin sa akin. Bakit ba nag-aaburido ka sa kawalan ng trabaho ng anak mo? May trabaho naman tayong pareho. Bakit? Porque ba may trabaho tayong pareho eh? Patuloy na siyang aasa sa atin. Tingnan mo nga yung tatlo nating anak. May mga trabaho na sila pero si Alex hanggang ngayon wala pa. Ah, anong gusto mo? Ipagtulakan ko siyang maghanap ng trabaho kahit ay, ayaw pa. Oo naman, magulang ka eh. Obligasyon mong pangaralan siya na mahalaga sa isang tao ang pagkakaroon ng trabaho. Bakit? Nagsasawa ka na ba? Napakainit at suportahan ang anak mo. Bakit ba ikaw ang naaaburido dyan? Kailangan na buhayin natin siya dahil anak natin siya. Hayaan mo siya na ma-enjoy niya ang buhay. Ma, good morning. Oh, anak. Anong oras ka ba dumating kagabi? Hindi na daming naramdaman ang pagdating mo, ah. Natutulog na nga kayo nang dumating ako, eh. Ah, siya nga pala, ma. Maaga pala akong aalis bukas. Ha? Bakit? Aalis ka? Saan ka pupunta? Bibigyan daw ako ng welcome party ng barkada sa bahay ni Mark. At alam niyo ba ang bahay ni Mark? Medyo malayo-layo dito, kaya babiyahe pa kami. Ah, ganun ba? May pera ka pa ba dyan? Wala na ho eh.
Alam naman ninyo ang mga pinsan ko sa Pinas. Nagsipaghingi sa akin. Ay, ganun pa. Oh! Sigurado ka bang ang mga pinsan mo ang humingi ng pera sa'yo? Ha? Papa? Hindi kaya naubos lamang ng mga barkada mo sa Pilipinas ang perang binigay namin sa'yo ng mama mo. Mga pinsan ko man o mga kabarkada, pareho na rin yun na naubos sa kanilang dala kong pera. Aba, mangangatwirin ka lang. Baluktot pa. Bakit? Sakala mo ba pinupulot lamang namin ng mama mo ang perang binibigay namin sa'yo? Alfe, ano ka ba? Kararating lang ng anak mo eh. Ay, naku anak, ang mabuti pa, bumaba ka na at magkapag-almusal ka na. Sa akin. Bakit kaya biglang-bigla na hindi ko maramdaman ang kasiyahan sa piling ng mga barkada ko? Wala namang pagbabago ng paghihirap nila sa akin. Pero parang may hinahanap ako ngayon na dati namang hindi ko hinahanap bago ako nagbalik bayan sa Pilipinas. Kailan ba ulit ang balik mo dito sa Pilipinas? Hindi ko alam. Ano ka ba naman, Ira? Hindi pa nga ako nakakaalis ng Pilipinas eh. Tinatanong mo kung kailan ang balik ko dito. Bakit? Masama ba ang magtanong? Hindi naman. Hey, Alex. Oh, how are you doing there? Come on and join us. We miss your company for 3 weeks. Yes. Okay. Alex! Alex! Oh, natawag na pala ako ng mga barkada. Alex! Yes, I'm coming! Cellphone ko. Sino kayo ito? Gabing-gabi na, tumatawag pa. Oh, si Makuy pala. Bakit kaya? Problema kaya ang tawag ko? At wala sa panahon ng pagtawag sa akin. Sabagay, baka isa nang makakasagot sa katanungan ko. Hello? Hello, Alex! Oh, Makuy. Kumusta? Na-miss mo yata ako kaagad. Kararating ko lang, napatawag ka na. Kuan kasi, pasensya ka na kung nabahalaman kita. Okay lang. Ano ba yun? Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo na gusto ko rin magpunta din sa Amerika? Siyempre naman. Kailan mo lang naman nabanggit yun sa akin eh. Bakit ba? Gusto ko lang kasing kumpirmahin sa'yo kung talaga bang patutuloyin mo ko dyan sa bahay ninyo. Oo naman. Ano? Pupunta ka na dito sa Amerika? Seryoso ka ba talagang pumunta dito? Oo pare. Talagang seryoso ako. Hindi ba sinabi ko na sa'yo noon nang narito ka pa sa Pilipinas? Dali naman. Tulad ng nasabi ko sa'yo pre, ipunan ko talaga ang pagpunta ko dyan sa Amerika. Pero pare, wala akong pera para tulungan ka. Oo, naiintindihan kita pare. Alam ko namang wala ka pang trabaho eh. Kaya lang, hinihingi ko sana ng pabori. Kung may alam kang kumpanya na pwede kong pasukan. Halimbawang makapunta ko dyan sa Amerika. Bakit pare? Seryoso ka ba talaga na makapunta dito ng Amerika? Oo. Sa katunayan nga, may konti akong ipon at yung sanang gagasusin ko.
Kaya lang eh, ang problema, kung saan ako pwedeng manirahan dyan sa Amerika. Halimbawa, maghanap nung ng trabaho. Pare, kung tirahan lamang ang problema mo, walang problema. Pwede ka dito sa bahay. Total, malaki naman tong bahay namin dito. Ah, siya nga pala. Paano ka pala makakapunta dito? Ang ibig mong sabihin eh, anong visa ang gagamitin mo? Magto-tourist visa muna ako, pare. Abang narin ako bilang tourist, eh, maghanap ako ng trabaho. Kapag nakahanap ako ng trabaho, saka ako nalang babaguhin kung ano yung visa na in-apply ko ulit. Mag-apply ko ulit para maging legal. Eh, nangangako ako. Hindi ako gagawa ng anuman na ikasisira mo, pare. Magaling. Dalawang araw at dalawang gabi kang hindi umuwi dito sa bahay, ah. Eh, nagdilihensya ako. Magpapasko na kasi, pero wala pa akong bagong damit. Eh, marami ka pa namang mabagong damit dyan, ah. Marami nga, pero hindi naman uso. Kinakantsawan nga ako ng mga kaibigan ko, eh. Baduy akong manamit. Ay, huwag mong isipin ang pangangantsaw sa'yo ng mga kaibigan mo. Ang mahalaga, wala kang inagrabyadong tao. Nasasabi niyo lamang yan dahil matanda na kayo. Eh ako, kakantsawan kaya ako ng mga kaibigan ko kung lagi rin lamang luma ang out of fashion ang sinusuot ko? Eh hoy, Ira, naging kabataan din ako. At kahit kailan, ay hindi ko inisip ang sasabihin ng ibang tao. O kita mo naman, tahimik ang buhay ko dahil hindi ko kinaiinggitan kung anuman ang mayroon ng iba. Anong sabi mo? May makikituloy dito sa bahay. Oo, kaibigan, dag-anak mo. Ano ka ba naman? Hindi ka ba nag-iisip? Ha? Eh, nalalaman mo ba yung sinasabi ng anak mo sa'yo? Gusto lamang tumulong, dag-anak mo. Ayaw ba doon? Kahit paano, ay nakakatulong ang anak mo. Eh, yun na nga eh. Gustong tumulong sa ibang tao. Pero sarili niya, hindi naman niya magawang tulungan. Bakit ba ang kitid ng utak mo? Malay mo ba? Nabalang araw eh. Mangangailangan din ng tulong ang anak mo. Hindi mangangailangan ng tulong ang anak mo kung may sarili itong trabaho at pera. Ay, sobra ka naman. Hindi porke marami ka ng pera eh. Hindi mo nakakailanganin pa ang tulong ng iba. Talaga naman ah. Oh, tulad ngayon, ano pang tulong ang hihilingin ko sa iba? Eh, bukod sa magiging pensyonado na ako balang araw, eh, malaki ang perang matatanggap ko. Ah, paano? Ah, hindi lamang dalawa ang trabaho ko, kundi tatlo pa. Ah, kung bakit kasi, ha? Ah, hindi nagmanay ang anak mo sa akin. Ah, tamad. Hmm? Hindi marunong maghanap ng trabaho. Ay, dako. Nagyabang ka na naman. Kung yung pagyayabang mo eh, gawin mong kapakipakinabang, mas mabuti pa sana. Anong ibig mong sabihin? Simple lang. Magiging maganda ang tingin sa'yo ng mga kaibigan ni Alex. Kasi marunong tumulong ang anak mo. At ano ang isipin ng mga kaibigan niya? Mabuting tao si Alex. Kasi mabuting tao ang kanyang ama. Yon ang sasabihin ng mga kaibigan ni Alex sa iyo. Kung patuloyin mo dito ang kanyang kaibigan, kaya pumayag ka na. Para na rin ito sa maganda mong ibahe.
Papayag na kaya ang mga magulang ni Alex na patuloyin ang kanyang kaibigan? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dula. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdan, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang.